Yang mas kabilang dulu si Kiwi si Tete si Kita naman. Okay na. Okay. Sunod. So, maganda dito. Pare, louder. Ah, nakarecord na tayo. Game. Okay, so dumaka tayo sa susunod na survey. Sinasabi sa survey na to, Europeans are not educated as they appear. Okay, so sa survey na to, ang pinapatamaan nila ay yung mga nagsasalita ng Estelo mio y casa. Mi casa su casa. Mi casa, ano yan? Bola yan ah. Hindi, ano yun? Oh, tama, bola yun. Pero they were pertaining sa mga Italians dito sa survey na to. Kasi bakit? Lumobo yung COVID cases nila. So hindi sila naging aware dun sa nangyari sa sitwasyon. So binaliwala nila, hindi nila tiningnan ito bilang pandemic. Binaliwala mo ko. Ano masasabi mo, Derek? Nilayalat ang musilita kanina, bro. Oo, bro, hindi. Inaano ko nga kita eh. Hindi, naka-rolling na pala tayo. Akala ko nagpa-practice siya kanina. Ah, okay. Rolling na pala. Rolling. Oh, ano bang ano natin? So, yun. Europeans are... Akala ko kausap mo yung sarili mo kanina. Are not as educated as they appear. Ah. Hindi, actually, ano yan? Kasi gawa nga ng, sa kanila unang lumobo. Sa kanila nga unang lumobo. Sa kanila unang maraming tinamaan. Kasi hindi sila agad naniwala. Okay. Pero ang totoo niyan is dahil kasi sa ratio kasi mas maraming matatanda nasawi sa kanila. Hindi kasi maraming matanda sa lugar nila. Oo. Ay, yun. Yung mga kabataan kasi sa kanila is mo ay napunta rin sa ibang bansa. Hmm. Para doon mag-aral. So yung mga naiwan doon sa lugar nila sa tanda. Tapos actually ang gulo noon ano eh nakita ko sa TV yun eh. Hindi nila alam kung paano nila yung cremation. Oo, yun. Hindi, ang haba talaga ng pila. Dahil mga bangkay na hindi nila alam kung paano nila i-cremate. Kaya ano nila i-cremate. Actually, hindi nila alam kung ano yung solusyon. Kung ililibing ba o ano. Oo. Dahil may virus nga, namatay sa virus. So, ang ginawa nila doon, may isa akong tropa eh. Meron silang panaderia. Ay, teka ka lang. Game. So, yung panaderia na yung pugon kung tawagin dito sa atin. Oh, pugon. Doon sila nagluluto ng tinapay. Oo. Eh, hindi usos sa kanilang cremation. So ang ginawa nila, pinasok isang buong kabaong doon sa ano? Sa pugon. Okay. Ayan. Paglabas! Tinapay na. Na! Sige nga, subukan mo! Ang galing mo, kalik. Pili ka ulit. Ito. I like that joke! Nagustuhan ko yun. So, dumami yung tinapay sa kanila? Dumami. Oh. Sarap nun. So, ayun. So, anong pangalan ng tinapay na yun? Pizza oh. With... Basta ganun, pizza. With human. With COVID. COVID infected. Hindi naman kasi sa pamamaliit yan sinasabi niyan. Medyo discriminated yung Europe country dyan. Gaya kayo, nasasabi mo tungkol sa paggamit ng tissue. Oo. Isa yan sa mga basal na nagkagulo. Ah, ganun ba? Gawa ng tissue. Nagkaubusan din. Nagkaubusan din ng tissue. Eh, ikaw ba bro, ano ba yung worst na nangyari sa'yo? Pagkating sa ganyan, paggamit ng tissue, wala kang tissue. Paano yung wala kang tissue? Eh, nasundot. Ayun ako. Ang pangit niyan. And nakita mo, dumidila lang yung bata, lumalabas yung dila. Oo. Ako para hindi ko kailangan ng tissue sa ganyan. Ticket lang ng bus, pwede na sa akin. Huh? Tuturuan ko kayo kung paano. Eh, kung lumusot, eh, nadulot. Ayun ako. Oh, ito na. Nabutas yung tissue. Yun ang isa sa pinaka. Kunyari, ito yung ticket ng bus. Tutupin mo lang siya. Ay, lagam! Sa apat na... tutupin mo siya sa apat. Ah, para kumapala konti. Ayan, hindi ganyan. Ay, lagam! Ah, may lagam. Oh. Ngayon, pupunitin mo yung dulo. Ibutas mo. Ayan. Ngayon, ibaro-baro na yan. Ito na ngayon. Ipapahid mo ito ngayon sa dila ng bata. Papahid mo ganun. Dinandito sa kamay mo. Oh, simple lang. Isasara mo ganun, tapos yun na. Ang galing! Yung tinanggal mo, idea. Diba tinanggal natin, pinutol tayo. Pupulutin natin ngayon ulit yun.
Tapos? Tapos? Pagkapulot mo nung pinulit mo, yun ipang susundot mo sa kuko mo. Pwede. Ako kasi. Kaso, maliit ano? Maliit kasi yung ticket ng bus. Ang liit. Hindi, baka pa. Maliit lang yun. O yung ngayon, maliit. Pero pwede pa rin yun. Kasi delirium mo eh. Basta kasi sa delirium mo. Kasi delirium mo rin naman yung pang kukuwit mo eh. Eh, pumasok nga sa puwet. Ay, hindi pwede, hindi pwede. Basta ganun lang. Parang ako naman, siguro ang worst ko na siguro, alam mo kung ano? Ano? Alam mo yung Darlington? Oh, alam ko. Yun. Marami na ako na isan lang ganun. Pero yun. Kawawa naman, mag-isa na lang siya, no? Marami ka palang collection na isa lang. Ano ba to, kanan lang o kaliwa? Siyempre yung kaliwa. Kaliwa muna. Kasi kanan lagi ang nakabang natin. Okay. Mumukha tayong pilay. Pag una, mababa agad. Tsaka naging kaliwete, no? Naging kaliwete. Na yun. So, yun. Sila yung tinamaan, worst ng pandemic. Kaya, which is binaliwala nila. Dahil akala nila, yun nga, parang ang pandemic ay parang isang ano lang, dinapuan lang sila ng isang maraming tipaklong at kinabukasan ay mawawala na. Hindi ganun. So yun guys, so pupunta tayo sa susunod at eto. Dito na rin muna tayo. Okay. Pero iba muna ng konti ang gulo. So ang sunod ay human being are opportunistic and despicable no matter their socio-economic position when rising prices. Ito yung mga dating produkto na mura lang tapos ngayon biglang tumaas. Actually, ano yan, tungkol sa mga opportunistang opportunista. Tao. Wala yan, kahit mayaman o mahirap, kanya-kanya ang diskarte. Mga hoarders. Swerte din yung mga medyo may perang na isubi. Yeah. Kasi ito yung mga grupo na biglang umorder ng maraming mask. Tumakasang milyon. Alcohol. Yeah. Kasi alam nila na ito ang pangangailangan ng tao. May necessity. So, yun, nakita natin no, kung paano ang tao ay naging mapanlamang sa kapwa. Naisip nila na itong pangyayaring to ay isang oportunidad para sila ay kumita ng pera, gumawa ng mas malaking pera. So, pero gaya ng naging sample niyan, merong unang tao niyan I think sa Amerika yon. Oo. Na nag-hoarding, na pinuno talaga niya yung bahay niya ng mga ano, ng mga mask, mga tissue, alcohol. Yan. Pero ano nangyari? Nahuli siya. So bali wala lahat ang napuhunan niya at medyo kulong siya. Nabas pa siya mabuti, nakulong siya. So sa Pilipinas nangyari yan. Meron ganyan. Actually, iba yung sa Pilipinas. Ginawa nila itong paraan at ginawa nila itong scam. Ito yung sa face shield. Yan. Isang grupo to, mga San Lima. Nahuli na yan. Oo, nahuli to. Binalita na yan. Nahuli siya, pero nakita mo ang galing ng strategy nila kung paano nila magagawa yun. Siya yung buyer, siya rin yung seller. Siya ay naghahanap ng 1,000,000 piraso ng face shield. Pero, siya rin yung bibili. Actually, hindi. Siya rin yung nagbebenta. Ang biktima nito is yung middleman. Ito yung mga tao magpapaarya muna ng pera. Dahil sigurado namang bibili at kukuha talaga. So yun, medyo nakakalungkot yung pangyayari na yun na kung paano nagawa pa ng ibang tao na hindi lang kumita, kundi man lamang pa. Ito yung pinag-usapan natin kagabi, yung mga tipong scammer na scam pa. Ayan, So medyo nakakalungkot yung balita na yun dahil sa panahon ng pandemya is may mga tao pa lang tagang pinili pa nilang ano, manlamang sa kapwa. Sure. Hindi lang manlamang manloko. Hindi lang basta-basta tumubo, kundi talagang pepperwisyuhin ka talaga. So that's hindi lang po sa Pilipinas nangyari yan. Ito po yung nangyari din sa ibang bansa. At patuloy pa rin nangyayari hanggang ngayon. Actually, so ingat tayo, ingat. Kasi online to eh, online ang uso ngayon. Dati kasi yung face shield na yan, ano lang yan eh, may nakukuha sa warehouse na sa 17 o 18 pesos. Doon manggagaling. Tapos pasa-pasa, merong nakukuha ng 20, 25, 35. So dati nakapagbenta din ako ng face shield na yan. Okay. So nasa 25 pesos isa. Mura pa yun, hindi pa kasagsaga ng gantong kalakaran. Eh may mga umorder, meron naman, may nabenta naman ako konti, mga 10 piraso, 20 piraso lang. Tapos, ito pumutok ngayon. Million-million na yung usapan. Alam mo bakit?
Pag 1 million ang order sa'yo at pinatuha mo ng 2 piso, may 2 million ka. May 2 million. Sample sa 1 million. Oo, kung 1 million piraso lang kukuha nila. Actually, isa sa mga bagay na noon ko pa gustong sinasala ko, kaya ako tahimik sa Facebook, is nasa nagpapatupad yun ang pinanggagalingan ng stock. Kutsak, yung barrier na yan. Yung barrier sa motor, isa na yan ha. Naging negosyo tuloy yan. Naging negosyo. Tapos ngayon, parang wala na siyang kwenta. Ngayon, wala na siyang kwenta. Yung face shield na yan, magkano yan? Sabi natin 50 pesos. Just imagine, 50 pesos, ititiglop mo sa bag mo. Pwedeng after 2 days, tapon mo na yan. Pero kailangan ko pumasok ng grocery. Required ang face shield. So, bibili mo ako ng face shield. Marami ako ano eh, napuntahan na lugar na. Required ang face shield. At sa labas noon, ang nasasabi required is nagbebenta rin sila. Oo. For example, yung sa airport. Yan. At yun yun, bawal pumasok pag walang face shield. Ikaw ay sasakay ng aeroplano. Paano kang makasakay ng aeroplano kung hindi ka papasok ng airport? Oo. So, automatic bibili ka. At ang mahal, 200 ang isa. Wow! Hoy! Sa airport. Doon kagandahan naman noon, kinabukasan ay ginawa na agad ng action. Yan. Ng gobyerno. At least meron na. At syempre, yun nga, pinatakpan nila ang kanilang sarili. So hindi natin alam, nag-joke lang ako. So, yun. So, yun. Sa panahon na to, may mga nananaman talaga. Mag-ingat po tayo. Hindi po lahat ng nandyan ay concern. Kabagang. Lahat ng mga yan ay merong nice makuha sa'yo. Yeah. Hindi. Parang ako pare, ako sobrang ingat. Marami. Nag-ano sa akin, PPM sa akin. Magbuhat ng nalaman nila na ako'y nagtitinda rin ng face shield. Na nag-i-invest. Nag-i-invest. So, kaya, tina-target ka din? Tina-target din ako. Sabi ko eh. And, alam na yan. Ay, nakaw. Kilala ko ba yan? Ah, kilala mo to. Ay. Mga ano to, mga dati mong manager to, nag-starstruck ka. So, yun guys. Sila pala. Nagkakalukuhan na naman po rito at nagkakalaglaga na naman po. Ikaw Kim, oy, maganda ba pag naka-face shield? Ako, parang criminology mag-face shield ka. Dati ha, parang sa welder lang yan. Kaya rin, biglang ito ba yung usapan, no? Di ba? Tumikwike kang bigyan. Tumikwike! Hello AU! So ayan guys, so yun muna. Mamaya babalikan ulit namin kayo kung ano pa yung mga survey na nakita namin na naka-apekto sa ating lahat dahil sa pandemya na to. Yun! So yun po, no? So we're back. And susunod natin na topic sa survey is computer engineers are important. They already know where internet fell. So bakit kaya? So, ano yung kahalagahan nun? Ano, kasi sa panahon ngayon, isa sa mga pinakamahalaga is yung internet connection. Yun. So lahat ay nakabase doon, lahat, as in lahat ng datos, lahat ng research, lahat ng mga kailangan malaman para mas mapadali yung pagsagot sa pandemya na to is nakasalalay ngayon lahat sa kanila. Sa kanila. Kung hindi dahil sa kanila, wala tayong magandang teknolohiya. Oo, yun. Hindi kasi pinapangalagaan nila yung ano yung daloy ng ano, ng bandwidth, ng internet. So doon silang kahalaga. Sa ganung paraan ay hindi tayo mapuputulan ng internet connection, hindi tayo mawawalan. Patuloy yung ano, kasi pamabilis ang research yan eh. Parang walang kakaiba yung dati sa sulatan. Dati dadaan pa ng post office sa tulong ng mga computer engineers, ang nangyayari is via email na lang. Tama. Kung dati maghihintay ka ng ilang araw bago makarating sa'yo yung ano, informasyon, ngayon, yeah, with the help of internet. One click away lang. So yun. On the dot, real time. No. Real time. Eh, paano sila nakapasok? Noon eh, di ba lockdown yun? Hindi, kaya nga sila. Eh, sila ngayon yung gumagalaw. Oo, sila. Sila, ano sila, katrabaho pa rin. So yun, nakita natin yung kahalagahan ng mga computer engineers. Dati kasi, ang parang kilala ka lang ng engineer part, ano ka eh, civil engineer. Ayan, yeah, no. Ayan. Yeah. So, engineer. Parang dati, pag sinabi ng tatay mo na, oh, mag-engineer ka. Ano kung gugulong kung level ng engineering. Pinakamahirap, civil, no? Civil engineering. ECE, actually, yung pinakamahirap. Ah, oo, yun nga pala. So, yung computer engineering, yun yung pinakamababa. Oo, pero kasi ngayon, sila yung number one. Sila yung number one yun, kasi yun ang in-demand ngayon. Yan yung nagpapatakbo sa mundo, pangit man sabihin, pero yun ang totoo. Buti na lang, marami tayo mga computer engineer. Oo, marami tayo. Maraming salamat po sa inyo, sa teknolohiya ninyo, napagaan ninyo ang
buhay at komunikasyon ng mga karapit kamag-anak sa iba't ibang lugar ng Pilipinas o sa labas ng bansa. May ipaparating nyo ng maayos ang mga mensahe na kung ano mo gusto na i-kamusta sa kanila, sa mga malalayo na mga maraming salamat. Salamat po sa inyo. Yun po. What the? Okay guys. So ano ulit yung sumunod? Yeah, just to continue yung pong susunod na survey. Ang sabi dito ay planet regenerates quickly without humans. Ayun yun. Totoo naman po. Bakit? Yay! Yay! So may binati lang tayo kakalala. No? So sorry, going back. The planet regenerates quickly without humans. Tama! Tama yan. So nangyari ito nung panahon ng pandemya na halos walang lumalabas. Sa Pilipinas na lang for example, nung nag-CQ. Yeah, grabe. From Pasay, kita mo na yung ano? Kita mo na yung Rizal. Correct. Kita mo na yung wala na yung dumi ng ano, usok. Oo. Yung bulubundukan ng Rizal at the same time kitang-kita yung cross. Mm-hmm. Saka yung dagat din, di ba? And then kabila naman from Rizal, kita naman yung dagat ng Manila Bay. Mm-hmm. So luminis talaga. So kitang-kita natin ang laki ng pinagbago. Ang pinagbago. Nakahinga talaga. Nakahinga ang Mother Earth. Mahinga. Walang pollution. Hindi, kasi walang ganun lumalabas, walang nagtatapo ng basura. Walang biyahe, walang usok. Walang mga pabrika. Bawal ang biyahe. Bawal kahit private hanggat hindi emergency ay bawal lumabas. Bawal. So yun, nakatulong. Nakatulong ang kahit paano ang pandemic na ito para makahinga ang mundo. Correct. So yun. So sabi nga nila, yun nga, na without humans, yun, the planet regenerates quickly. Parang ano yan eh, parang yung kasabihan na ano eh, no man is an island. Ano pag ginagawa mo kayo, volunteer na. Ayun. Hindi ka na daw kailangan dito sa mundo. Una-una na sila. Oo, di ba? Una-una na kayo. Unahin mo muna yung mga nasa Senado, kaya nasa Kongreso. Yan. Ay, may kilala kong dapat unahin. Ayan, kilala ko. Ayun. Yan. Hindi ako magsalita. So, yun guys. So, sana kahit na medyo lumuluwag-luwag na. Hindi, pero ano pa rin, no? Dahil nga dyan, unahin na talaga. Magpasalamat tayo sa may kasalanan kung ba't nagkaroon ng pandemya at nangyari itong... Ayun nga. Kaya sinasabi ko na kahit lumuglubog na, sana pagpatuloy pa rin natin na kahit paano, yung pag-consume ng gas, yung yes, pagtatapo ng basura, buwasan pa rin natin. Correct. Kung hindi kinakailangan, bakit pa? Kung pupunta lang sa tindahan, maglakad na lang. Exercise at the same time, di ba? Sa pamamagitan nun, baka mas madali kumakuha yung virus. Ay, hindi, joke lang, salak pala ako. Hindi, naano ko lang. Daw yun, kung may mga bagay na pwede naman natin gawin, ayun, huwag na lang daw lumabas. Maghintay tayo sa ayuda. Ayuda. Ng gobyerno, baka na yun, after 4 years, makatanggap ulit tayo ng sardinas. Isang kilong, ano, isang kilong bigas. Ayan. Tipo rin nyo isang buwan. So, ulitin natin, pasalamat tayo sa China. Woo! Thank you! Woo! So, nandito po ngayon tayo sa isang gasolinyahan. So, katatapos ang aming lunch. Ngayon, pag-uusapan natin o i-continue natin yung pinag-uusapan natin kanina na tungkol sa epekto ng pandemya. So, dito po sa ngayon, napansin nyo, dito tayo sa Seoul, Germany. Okay? Kung saan kami inabot para gawin yung video namin. Okay? So, going back. So, going back. Going back. Ang topic natin na pag-uusapan ulit, just to continue no, our conversation, social network bring us closer, but it is also the means to create panic. Bakit? Okay. So, ngayong pandemic, ang naging means of communication po natin, yung iba kung yung mga platform like Twitter, Facebook, Instagram, Messenger, at the same time. So, brings us closer. Kung gusto mong makasama o makausap ang mga tao na gusto mong kamiting or whatsoever, we have the Zoom, we have the Messenger. Yes, correct. Okay? So,
ko yun kasi dahil may limitasyon ang ating mga galaw. So magkita ng social media, yung mga kailangan natin kausapin ay nangyayari. Hindi tayo umaalis ng bahay at lumalayo. Gaya ng mga meeting, so meron na Zoom meeting. So, doon na lang kayo nag-uusap-usap. Pwede ba kausap ang mga nasa ibang bansa? Yun nga, pero nakambal noon, itong social media is naging platform din para ang tao is magkaroon ng panic. Kasi lahat ng impormasyon ay nakikita na agad. Ganun kabilis. Kung may sunog dyan sa kabilang bahay, isang share lang yan, kakalap na yan. Misan nga hindi mo alam. Ngayon kapit bahay mo na susunod, yung malalaman mo lang isa. Social media. Pakita mo nakapost. Ay, may nasusunog pa lang ganito. So right then and then, makita mo agad kung anong nangyayari sa paligid. Just because of the Facebook. Ang problem lang is yung fake news. Yeah. Kasi yung fake news na yan, so misan nagkakasya ng panic sa tao. Yung mga impormasyon na, uy, parang mga chismis na tipong, kung dati chismisan sa kalye, sa social media yung nag-chismisan. Yung mga tipong, uy, positive daw si ganyan. Yeah. So ang tao nagka-panic, at dapat kasundo na natin sa ambulansya. Correct. Alam mo yun? So dapat alamin nyo muna talaga kung legit, yung pinanggalingan ng balita, or baka naman chismis lang. Tama. Okay. Yun ang naging ano, yun yung negative side. Nung nagkaroon ng social media sa panahon ng pandemic, so negative side is yan, nagpo-post ng panic, and then positive side is napapalapit tayo sa mga kaanak natin at kaibigan natin na malayo dahil hindi natin mapuntahan, hindi natin makausap ng personal. So pamamagitan ng Zoom meeting, pamamagitan ng messenger, ay nakakausap-usap pa rin lahat. So ikaw, Kim, ano bang ano mo doon? Yan, nasabi nila nga lahat. Dalawang beses na yan! wala akong sasabihin. Hindi, na ang nakakatuwa ng mga sinyan, yung mga hindi mo nakakausap dati, yun, nung panahon ng pandemic, tsaka wala nakausap. Ano bang magandang naidulot sa'yo ng Friendster? Friendster? MySpace. MySpace. Hindi ko na alam yun eh, hindi ko na nabutan. Ay, hindi mo na inabutan yun. Hindi ko na nabutan. So, parang Facebook lang talaga. Pornhub lang ako eh. Thank you. So, yun guys. So, lagyan natin ang limitasyon ng pagkamayan sa social media. Kung makakabuti, gaya ng komunikasyon, bakit hindi? Yes. Pero pagdating sa mga balita na sisiwalat natin o gusto natin ipahayag sa iba, alamin muna kung totoo o hindi. Correct. Saka, so, ingat, parang ganito kasi sa pagpapakalat ng fake news. Yeah. Kasi madadalig din sila dyan. Always remember, always think before you click. Yun, think before you click. Gawin muna guys. Teka lang. 1, 2, 3. At yun, umakot tayo sa number 2. Yan, pangalawa. Ang number 2, ayon sa survey, is China won the Third World War without firing a missile and no one could handle it. True. Tama. Third World War na ako, guy. Oh. Third World War. Ayun, so tama. Nanalo ang China ng ano. So, sa paano parang niya nanalo? Yan yung sinasabi ko. Eh, kasi nga, made in China, bro. Hindi, kasi yung ekonomiya nila ang number one ngayon. Oo. Alam niyo naman dati, isa sa mga basihan, kung maulitin yung ekonomiya o ang inyong status sa mundo, is kayo yung lagi yung nanalo. Yes. Anong laban o ano. So, pagkakataon to, panalo sila. Ang galing ha, kanila nang simula yung virus, pero sila din ang una. Sila din ang una para magawa ng solusyon yung problema nila. At nagse-celebrate na sila. Nag-swimming pa. Ang dami. tinatawag nilang COVID pool. So, so guys, totoo yun eh. Nakalagay is Chinese won the war. Yes, actually they were celebrating na. No, kasi nga panalo sila sa gera nang hindi sila gumagamit ng kahit ni isang bala. Actually ano yan eh. So magkita ng mga wabak, parang handa sila eh. Nag-ipon talaga sila ng pambala, winis yung pera, para pagbaksak ng ekonomiya ng ibang bansa, mabibili nila yung mga stock. Well, yung malaking company. Ayon sa nadinig kong chismis sa isang bubuit at isang palaka na nag-uusap. Eh, wala tayong audio. Wala tayong audio? Eh, abot yan, malakas abot yan. Abot naman pala, napasin ko lang. Malakas yan. So, malakas daw. Bago yan eh. Okay. So, bago yung gamit namin na pang-record, no? So, malakas daw kahit walang audio. So, anyway, balikan natin yung daga tsaka yung palaka. Ayan. No? So, sabi ng palaka, hoy! Sabi sa daga, igawa mo ako ng matinding virus, ha? Marami akong lalason yung palaka dito. Di sabi ng palaka, magpapadala ako diyan ng ano ko, ng tao ko para testingin kung talaga malakas yung virus na ginawa mo. Oh, pili. Okay. Pili ng ano? Pili. So nagpunta.
napunta niyo yung palaka ngayon doon. Oo. Oh. Sa mga tropa ng daga na gumagawa ng virus. Tapos, eto ngayon. So, ang sabi nung palaka, oh, iuwi ko muna to sa amin para matesting, ha? Yung payment, tsaka ako na isusunod sa'yo. Oo. Eh, hindi nagpalamang yung daga. Ang ginawa ng daga, tinesting ngayon yung virus doon sa palaka mismo. Pag uwi ng palaka sa lugar nila, kumalat na ang virus. Yun pala yung kwento. Ganun yung kwento. Sabi, ha? Ano pala yun? Ang tangin ng palaka na yan. Ayan. So, ayun. Kayo nang bahala mag-isip. Basta yun ay kwento ukol sa palaka. Basta ang alam natin, ang pinaka-bottom line nito is nanalo ang China. No? Nanalo ang China. Ang ekonomiya nila is sobrang boost ngayon. At kung titingnan nyo sa mga ibang bansa ngayon, gaya ng Pilipinas, kung saan mo saan ekonomiya at ilang company ang nagsarado. Pero yung mga malaking company na may stocks, ang bumili ng mga stocks na yun, no, na binenta ng iba, correct, is from China. Congratulate natin ang China. Yeah! Congratulations! Apakalupit nyo! Buset! Buset!